Ayan po, at siyempre, palakpakan muna. Palakpakan muna, ayan. At siyempre, nandun lagi yung aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, mga followers at mga viewers. Ayan po, sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan. At siyempre, natural, yung lagi kong pinapaalala sa inyo at lumayo po kayo dito sa mga politikong mga kawatan dahil yan po ay may mga sakit na po yan na nakakahawa. Ayan. At nakakamatay po mga sakit na mga yan. At ito ang topic po natin ngayon ay kung sa lahat po ng inyong mga mahal sa buhay, kapatid nyo, anak nyo, apo nyo, asawa nyo, ay huwag nyo na pong payagan na tumambay-tambay sa labas. Kung hindi rin lang po kailangan, ay pagbuwalan nyo na pong huwag na lumabas ng bahay. Kumbaga, kung wala lang din pong importanteng gagawin sa labas ng inyong bahayan po, mas maganda na po yung nandyan lang kayo sa loob ng bahay nyo kung wala po kayong gagawin sa labas. Ayan po. Dahil po sa kabi-kabila na po ngayon yung mga patayan at barilan, nakaupo lang yan dyan, babariling ka na lang. Naglalakad ka lang, aakbayan ka, sasaksakin ka na lang sa tagiliran. So ano pa po ang ngayon? Wala na po tayong kasiguradohan ngayon. So yun po ang ipaalala ko sa inyo, sa inyong mga mahal sa buhay, kung hindi rin po kailangan, huwag na po kayong lumabas ng bahay dahil ito na po yung epekto ng mga pagsasyabo o kabangagan nitong mga animal na mga taong mga lango sa mga syabo na ito. At wala na po kayong aasahan dyan na huhulihin pa dahil kung ito ngang gobyerno ay napakaraming mga bangag. Kagaya po nung binulgar ni na Miss Cathy Binag, 1/4 po pala dyan sa Kongreso ay mga bangag. At 50% dito sa cabinet official, mga bangag. Grabe. So, ano pa ang maaasahan nitong ating mga kababayan? So, para po iwas problema, huwag nyo na pong papayagan ang inyong mga mahal sa buhay na tatambay dyan sa labas or either kung sabi ko nga, kung hindi rin lang kailangan, huwag na po kayong lumabas. Ayan. At bago po natin ipagpatuloy, yung ating topic ay gusto ko lamang pong magbigay ng isang awitin. At ito po ay dedicated sa mga ungas na mga politiko at lalo na dyan sa mga kawatan na magkakandidato pa ulit, na ito naman ay mga bisit sa lipunan, mga pisti ng lipunan, na sabi ko nga eh, wala akong ipanagdadasal ngayon, kundi lahat sana ng mga politiko, mga kawatan na ito, ay magkamatay ng lahat. O, palakpakan! Ayan. At mayroon po akong inilaan na kanta para dyan sa mga kawatan na yan, at saka mga ungas ng mga politiko yan. Dahil nalalapit na po ang 2025 election, ay ito po ang aking paalala sa mga tatakbo at yung mga kakandidato na mga pusakal din ng mga kawatan. Ayan. Palakpakan. Ayan. 2025, halalan na naman. Maglalabasan na ang mga kawatan. Tiyak magnanakaw sa kaban ng bayan. Politikong ungas sana ay matudas.
Itong si Boboy, yung plano ring tumakbo. Gusto ring maupo diyan sa Senado. Pero ang edad niya ay lumalawit na, pati ang bayag niya ay sumasayad na. Itong si BBM matalino sana, problema sa kanya sunod-sunuran siya. Sa kanyang asawa mukha namang tanga, malaki ang mata, maging ang butod niya. Palakpakan! Palakpakan! Napilit mga politiko na mukhang buaya, walang kabusugan kahit na bundat na. Mamatay na sana mga putang ina, nang sa impyerno ay susunugin sila. Palakpakan! Ayan! Wawang bibiin, nagpapa-under ka. Sa iyong asawa may anak sa iba. Maghanap ng iba yaong sariwa pa. Di gaya ni Lisa, nabilasa na siya. Palakpakan! Kung tayo'y kung tayo'y boboto, huwag sasira ulo. Kagaya kay Gordon na mukhang demonyo. Mga Pilipino, matuto na kayo at huwag nang boboto sa kaltog ang ulo. Palakpakan! Wala nang mapili, mga Pilipino. Lahat ay kawatan dito sa gobyerno. Anong mangyayari sa kababayan ko kundi ang magdasal? Matudas na kayo, tangina niyo! Palakpakan! Babalik na po tayo sa ating issue na kung saan po yung aking paalala sa inyo. Dahil nga po, wala na po tayong kasiguraduhan sa gobyernong ito. Dahil kung ito nga ang presidente, bangag na eh. Mga marami dyan sa kong kongresista, mga bangag na. At lalo na rito sa mga cabinet official nito, talagang mga bangag na. So tapos, kabi-kabila, yung mga nahuhuling shabu, kuno. Pero ang totoo niyan, sila rin ang nagpaparating ng mga shabu dito sa atin. Di ba? Kung inyo matatandaan mga kababayan, yung nahuli lang sa Kalatagan, Batangas, na kung saan ay isang toneladang shabu, ay nasaan na yung nahuli. Pero kung ikaw ay ordinaryong tao, kung hindi talaga sa kanila yan, dapat yan nakakulong na yung animal na driver na yon. Pero nasaan ngayon? Wala. Itinatago. Or baka nga tinauwi na sa Amerika kasi dual citizen yan. See? Ano pang maasahan ng mga kababayan natin kung ganito? Sabi ko nga po sa inyo, pag pinatay kayo ng mga yan, wala na. Wala na kayong kalaban-laban. Tingnan nyo, kabi-kabila ang snatching. Kabi-kabila ang nakawan. Kabi-kabila ang patayan. Kaya huwag nyo na pong antayin na isa sa mga mahal nyo sa buhay ay madidisgrasya o magiging biktima nitong mga bangag na ito.
Tingnan nyo. Na-vlog na rin po ni Maharlika yung dal sa Kabangagan ay, di ba, nagsusundutan. Nagtutusok-tusokan. Nagyoyog-yogan. Nagkikidyod-kidyutan. Sabi nga doon sa mga kababayan natin dyan sa Iloilo, pagka ikaw ay bangag, gusto mo lagi na kahit na ikaw ay hukluban, ay ikaw matandang hukluban, na kulukulubat na yung iyong tilapia, gusto mo pa rin makipag-itot-itotan. Kababastos niyong mga animal kayo. Tapos yan, walang ginawa kundi ang mag-fireworks dyan sa Malacanang. Diba? Kagabi lang! Yung fireworks dyan sa Malacanang, kada mag-fireworks sila every other day? Nagpapaputukan po sila dyan. Magkano yung ginagastos dyan? Mahina po ang 5 milyon. Dyan lang po yan sa paputok. Maliban pa po yan doon sa mga handa nila dyan. Na habang nagpapaka sasa sila sa mga kung ano-anong mga mamahaling mga pagkain, dito napakarami naman nating mga nagugutomang mga Pilipino. Ganyan po ka-animal ito. Ganito po ka-demonyo itong mga hayop na ito na hindi man lang nila sinasaalang-alang yung kagutuman ng itong mga marami nating kababayan. Pero sila, walang kahihiyan na magpapairwalk sila dyan. Ewan ko kung anong pinaglalaban itong mga animal na ito. Magpapairwalk sila, 5 milyon ang ginagastos. Grabe. Susunugin mo lang yung 5 milyon, papaputokin mo lang yung 5 milyon, ay samantalang ang dami rito na naghihigpit na ng sinturon itong mga kababayan natin dahil sa kagutuman. Ang kakapalang pagbumukha ninyo, nasaan yung konsensya ninyo? Bagay, wala namang konsensya itong mga ito dahil ito yung mga demonyo na mga nagkatawang tao, itong mga animal na ito. Madin mo ang bababoy ng mga yan. Habang nalalasing yan, habang lango sa droga yung mga yan, nagpapalitan lang ng kajugdugan mga hayop ng mga bastos na ito. Nakakadiri kayo, mga animal kayo. Nakakasuka. Naku, ito namang mga kwan na ito, ito rin namang mga kalalakihan na sa mga bangag din. Bagay, bangag na nga. Hindi na nila alam yung tinitira nila. Na yung pala ay makunat pa sa guma ng truck. Ay, Mariosep, kababoy itong mga animal na ito. Sabi ko nga po, wala po kayong maririnig sa akin na kahit na ano. Kung sana itong mga kababayan natin ay binibigyan nyo man lang sana ng pansin. Sasabihin nyo ngayon sa mga kababayan natin na mayroong programa ang gobyerno para dito sa mga mahihirap nating mga kababayan. Tama, mayroon. Marami nga po eh. Marami pong programa talaga ang gobyerno para dito sa mahihirap nating kababayan. Nandiyan na po yung main. DSWD. Mayroon po dyan yung AX, mayroon pong AKAP na kung ano-ano pang mga programa ng gobyerno. Pero sa totoong buhay, wala po talagang itutulong ang gobyerno dito sa mga mahihirap nating kababayan. Bagkos kayo-kayo lang ang nakikinabang, lalo nito si Romualdez na itong kapal ng pagmumukha ito. Bilyon-bilyon yung mga kinukulimbat ninyo, mga animal kayo, tapos ang dami-dami nating mga kababayan na nagugutuman dito. Bullshit kayo. Sarap nyo talagang liigan, mga hayop kayo. Talagang pan kayo. Napakasarap nyong gilitan sa totoo lang. Kaya mga kababayan, ito na po. Ano pa po ba ang inaantay natin dito? Ha? Antayin pa po ba ninyo na isa sa mga mahal nyo sa buhay ay mabibiktima nito, babarilin lang dyan sa kalye, naglalakad lang sasaksakin, tapos yung anak ninyo na magtatrabaho lang, ha? Hindi na makakarating sa trabaho nila,
mag-aantay yung mga magulang sa kanilang bahay, hindi na makakauwi ng bahay, yung inyong mga anak, yung pala, ibinaon na doon or either itinapon na sa ilog. Dahil biktima ito ng mga kabangagan. Yan ba ang gusto natin ngayon mangyari sa atin? Huwag nyo nang antayin, mga kababayan. Na isa sa mga mahal nyo sa buhay ay ganyan mangyari. Marami na po. Baka hindi nyo nalalaman. Ha? Napakarami po mga biktima na ngayon. Dahil hindi lang po nila naibabalita. Ha? Hindi lang po naibabalita. Yan dahil talagang wala na. Bayad na itong mga animal, ang mga mainstream media ito. Wala na. Hindi na po nababalita. Ang nababalita lang dyan, hindi related sa kabangagan, pero related sa kabangagan, hindi na po nila binabalita yan. Kutya. Ilan ba itong alam ko nga, mga nagkandamatay ngayon lang? Sunod-sunod na araw yan. Nagkandamatay, may sinaksak. Dahil sa kabangagan. May binaril dahil dyan sa mga agawan sa Cebu. Sa kabangagan na rin. Mayroon minartilyo ang ulo. Ha? Nakakakban kayo. Kaya yun nga po, yun po yung aking introduction sa inyo. Naingatan nyo po, paalalahanan nyo po yung inyong mga mahal sa buhay. Baka isa sa inyong mga mahal sa buhay ay madisgrasya o maging biktima nitong mga bangag na ito. Kaya sabi ko nga po eh, since na hindi na naibabalita yan, ha? Nag-order na po ako rito sa mga tao ko rito. Oras na may nagpagala-gala dito na bangag, tudasin nyo na. Sabi ko ganyan. In-orderan ko na. Tudasin niyan. Basta bangag, tudasin niyan. Putang ina, kisa sila ang makapirwisyo. Kaya kailangan na natin nga kung dito, magkanya-kanya na tayo kung gusto ninyo. Ha? Kanya-kanyang ko na lang. Ingat. Pero paano nga itong mga wala nang kalaban-laban nating mga kababayan? Papasok lang ng trabaho, sasaksakin. Papasok lang ng trabaho, hold up in. Papasok lang ng trabaho, ayan. Mamartilyuhin ang ulo. Ay samantalang may mga pamilya yan, may mga anak yan ng mga umaasa dito sa mga taong nabibiktima ng mga bangag na ito. Inaasahan ng mga anak nila na babalik pa yung ama nila or nanay nila. Pero hindi na pala makakabalik dahil pinatay nyo na. Putang ina ng mga bangag na ito. Yan ang order ko. Kahit sino makita dyan na bangag, mapapolitiko man yan o ano pa man yung paputang inang yan. Yan ang order ko. Tudasin na mga bangag. Kung hindi nyo kayang tumudas, sabi ko doon sa mga tao ko, hulihin nyo, dahil nyo sa akin akong tutudas. Ano yan? Pinababayaan lang ng gobyerno ito? Yung mga inusinting tao na walang kinalaman na naghahanap buhay lang, tutudasin lang itong mga bagang beto, ano kayo, sinuswerte? Kutsa kayo. Bago kayo makadaan dito sa akin, bago kayo magpagala-gala dito sa akin, siguraduhin nyo sa akin na hindi kayo mahuli nito mga tao ko. Dahil pag nahuli kayo nito mga tao ko, either doon pa lang, tudas na kayo. Yan ang order ko. Tudasin ang dapat tudasin. Peste kayo. Ano yan? Kisat alin sa mga tao ko, alin sa mga panikon, tutudasin nyo. Unahan na namin kayo. Pag-aaralan ko na rin kung magpapadala ako dyan sa Metro Manila ng mga manghahanting ng mga bangag dyan at mantutudas na naman tutudas dyan. Bullshit kayo? Walang kalabang-laban ng mga maghahanap buhay ng papatayin nyo? Hold up in nyo? Eh wala naman mga pira yan kundi pamasahe lang. Kung mayroon man silang makukuha kayo dyan, bariya-bariya lang. Kung mayroon man silang relo,
Mga pipitsugin ng mga relo lang yan, mga yan. Pag-iinteresan itong mga bangag na ito, hindi lang yung pag, okay lang sana pag-iinteresan yung mga gamit. Ay, ang problema, natural, kahit na mumurahin lang yung mga gamit nila, papalag at papalag yan. Pag pumalag, papatayin na nila. See? Tang ina nyo. Nakakasawa na kayo mga putang ina nyo. Ganyan pala ang gusto nyo. Di magpapataya na lang talaga tayo. Yan ang gusto nyo. Kung hindi nyo kaya na supilin ang marami na, napakarami na po mga kababayan ko, ang mga bangag dito, napakarami na, nagkalat na po. Kaya bago pala makaperwisyo itong mga animal na ito, dapat tutudasin na ng tudasin. Maging kayo po dyan sa inyong mga lugar. Kung alam nyo ng tao yung bangag, patayin nyo na. Kasi ito ang makaperwisyo. Diunahan nyo na, tudasin nyo na para hindi na makaperwisyo. Pucha! Imaginin mo yung kwan. Single mother na nga lang ito. Ha? Wala ilang anak ang binubuhay nito, single mother. At ang hanap buhay lang nito ay magtinda ng kung ano-ano. Sunong-sunong niya yung kung ano-anong mga pagkain o ano pa maititinda niya basta ang mahalaga sa kanya, maghanap buhay siya. Hinuldat niyo, pinatay niyo pa, putang ina niyo. Anong klaseng tao kayo? Ganito rin lang ang labanan ngayon. Sige. Lahat ng pwede naming masilip dito ng mga bangag, maging dyan sa Metro Manila, magpapadala na rin ako dyan. Magpapahunting na rin ako ng mga bangag dyan. Tudaasin na yan dapat na tudaasin. Total, ganito lang ang labanan natin dito. Kisa naman mamumirwisyo kayo, kayo na ang pupirwisyo namin, mga hayop kayo. Ayun, imbestigahan nyo dyan sa Kongreso na naman. Mga bullshit kayo. Kung alin yung mga putang inang mga sindikato, ayun ang kinakampihan itong mga bangag ng mga kongresistang ito. Tingnan nyo naman yung mga hearing dyan. Ha? Hindi ko na kailangan magpaliwanag dito. Ipagdasal nyo lang na huwag mag-cross ang landas natin. Dahil kahit na sino kang animal ka, dudurugin ko ang ulo mo. Kahit sino ka pa, hayop ka. Nakakagalit kayo mga... Grabe. Kung sino pa yung mga sindikato, yun ang kinakampihan itong mga animal ng mga congressman na ito. Bakit yung mga bangag dyan sa Malacanang hindi nyo tudasin? Hindi nyo imbitahin dyan at dyan nyo ulitin sa inyo sa kongreso kung dahil dyan kayo mahilig ng mga hayop kayo. Palibasa, hindi nyo pira ang ginagastos yan kada hearing nyo kung ilang milyon. Buisit kayo. Sige na po mga kababayan, masama po yung kwan ko. Grabe. At salamat na lang po doon sa mga bago nag-subscribe at pakilike na rin po itong video natin para marami po yung mararating or na kababayan natin itong video ito. Basta po ito, mag-ingat lang po kayo dahil baka kasunod na po ang inyong mga mahal sa buhay ang bibiktimahan ng mga bangag na ito. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat. We'll be right back.